Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa ating pong mga taga-subaybay. Isang magandang araw po sa inyo pong lahat. At binabati po namin kayo ng isa pong magandang araw dahil na naman magkakaroon na naman po tayo ng isang episode na talagang kaabang-abang dahil pag-uusapan na naman natin ang inyo pong kalusugan at ang amin pong kalusugan. Kaya sa ating pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming pasasalamat, ang aming pong papuri sa inyong pangalan, Ama, dahil sa buong sanglinggo na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya, sa lahat po ng aming pong mga kinakain, sa aming pong kalusugan at higit po sa lahat sa aming pong buhay. Salamat po, Ama, sa lahat po ng mga pagsubok na aming pong nalagpasan at lalagpasan pa, Panginoon. At dalangin po namin na kayo po ang magpatnubay sa bawat isa pong manonood at taga-subaybay ng kaalamang pangkalusugan upang kaming lahat, Panginoon, ay makitaan ang kasiglahan ng pagsunod sa inyong walong utos ng pangkalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, binabati po namin kayo, lalong-lalo na po ang ating pong mga tagapakinig at tagasubaybay dyan po sa ating pong 89.1 FM dyan po sa ating pong Adventist World Radio 360 at sa buong kapuluan ay talagang namang ikinaaabangan po ang kaalamang pangkalusugan. Alam mo, Dok, gusto ko lamang batiin ang ating pong mga kaibigan na nanonood din sa G sa Channel 37, gayon din po sa ating pong Channel 45 sa local channels natin at gayon din po sa ating pong mga subscribers sa ating Facebook, sa ating YouTube at saka sa ating pong mga networks katulad po ng yung ating GSAT at saka yung sa ating pong AWR. Gayon din, Doc, pinasasalamatan natin ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Buena Vista Seventh-day Adventist Church sa Agusan del Norte. Salamat po sa inyong pagtangkilik, sa pagyakap at pagsubaybay lagi ng kaalamang pangkalusugan. Alam mo, Doc, nakakatuwa itong mga isla dito, talagang naaabot sila ng ating programa doon at hello. Amen. Po. Yan, maraming salamat. Lalong-lalo na sa Women's Ministries at sa Youth Department na pinangungunahan ni Shene Sige at ang pamilya Almira Sige family, si Miss Agnes Gonzaga and her family as well. Gayon din po, nagpapasalamat kami kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido at ang kanyang may bahay. Maraming salamat. Alam mo, Doc, ito yung gustong bisitahin tayo dito ng atin pong kapatid Brother Jovi at ang kanya pong misis. Ay next time nako, pagbibigyan natin yan kapag nagkaigi yung atin pong schedule, Doc. Yeah. Ayan. Mm-hmm. Talagang vegan na sila, Doc, at talagang makikita mo talaga sa kanila pong mga ngiti at sa kanilang balat na talagang parang magkakaedad lang sila nila, Doc, 'di ba, Doc? Ayan. So with that, gayon din binabati namin sila Brother Jerwin at si April Chavoso, kasama din si Baby Faith, ayan, katulad din po si Donald Sumarana ng Napolan, Pagadian City sa Zamboanga del Sur, gayon din si Charlene Faliorina Santiago, si Nerissa Aguila, at gayon din po belated happy birthday sa ating pong kaibigan si Tita Fergelina Palarca Cobero. At gayon din po, ito, Doc, may mga nagko-comment na sa atin ngayon, mamaya ay babasahin natin yan. At gayon din ang ating pong mga kaibigan na sumusubaybay po dyan po sa Bicol Region, sa Palawan, sa Mindoro. Nako, sobra-sobra at nag-iinit talaga ang kanilang pagtangkilik sa kaalamang pangkalusugan. Doc, kumusta naman ang iyong kalusugan? Okay naman. Actually, kalusugan naman ay laging available eh. Amen. Ang ating lang na bahagi ay pagyamanin mo at ingatan mo yung regalo na pinagkaloob sa iyo. Totoo. Kaya kung ating pag-uusapan ng ating kabuuan, ng ating buong pamumuhay, ay nakadepende yan sa tamang kaalaman. Mm-hmm. Kung tawagin nga natin ay knowledge. Amen. Di ba may kasabihan na ang knowledge ay kapangyarihan? Yes. Knowledge is power. Mm-hmm. So when we have the knowledge, then we have the ability to follow the right way. Kasi dalawa yan eh, isang mali at isang tama eh. Kung alam mong mamili ng tamang daan, maganda ang iyong magiging buhay. Kaya ang ating pinag-usapan dito, kaalaman, wisdom, mm-hmm, pangkalusugan. Amen. Totoo, Doc, di ba? Right kaya decision. Kaya marami yung walang alam eh. Totoo lang, nagkakasakit, umiiksi yung buhay kasi kulang sa kaalaman. Kasi mas priority pa nila yung magbigay ng panahon sa iba't ibang mga bagay na hindi naman mahalaga sa buhay. Samantalang ang ating pinag-usapan dito, kalusugan. Pinag-usapan natin, numero unong kayamanan. Kaya nga sa page 74 ng Council on Diet, isa sa pinaka-importanting ministeryo, kawang gawa, eh ang pagtuturo ng health reform, mga ng pangkalusugan. Kaya pala naisulat yan sa unang ikatlong aklat ng third yan. Mm-hmm. Ang sabi, I wish above all things
that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Amen. Bakit itong admonisyon, ito yung gusto ng Panginoon sa mga anak niya? Dahil ibig niya na tayo magkaroon ng kabuuan. Ba sinabi, pag sinabing buong pagkatao, kaluluwa, ay kailangan natin itong makita yung kahalagahan nito. Mm-hmm. Kaya sa unang Tesalonian, hindi ko makakalimutan yan eh. Bago dumating ang Panginoon sa Kristo, ay pe-perfectin pala natin, iaayos pala natin na may kasakdalan, kabanalan, at malinis ang ating buong pagkatao bago dumating ang ating Panginoong Kristo sa sanlibutan. Eh, alam naman natin, Jesus is coming very, very soon. Yes. Kaya hindi ko malimutan itong 3SM 292 na yung mga nagsisipaganda sa ikalawang pagparito ng Panginoon ay walang sakit. Totoo. Yeah. Di ba, Doc? Kaya alam, health is wealth. Yes, amen. Health and happiness. Amen. Health and home. Amen. So, paano tayo magkakaroon ng ganitong uri ng kaligayan? Kaya binigay sa atin yung librong Healthful Living. Amen. Grabe, Doc. Ang endorsement natin sa lahat ng libro kasi ng Spirit of Prophecy. Paano ka magkakaroon ng Healthful Living kung hindi mo binabasa yung libro ng Healthful Living? Yes, totoo. Eh, nilagay na lahat dito. Kaya nung nabasa ko ito, sabi ko, wow, this is something for all. Mm-hmm. That we must understand that we have really, that we have work to do. Amen. As part of this very special group. Totoo. Na pinagkalooban ng Panginoon. Mm-hmm. Kaya habang pinag-aaralan kayo sa Sabbath School lesson natin, mm-hmm. itong ginawa ng Panginoon sa mga disipulo, eh nung binasa ko yung ministry of healing, yung una palang ginawa ng Panginoon, eh, more on healing eh. Yes, pang pati disipulo yun din eh. Mm-hmm. Eh pinag-usapan natin yung discipleship. Eh bakit ang Panginoon spend more time in what you call it healing than preaching? Totoo, Dok. At ito yung ginaya ng disipulo. Amen. Kaya pala doon sa page 62 ng Testimony Volume 7, ay binanggit doon yung every member of the church should be part, should take hold of medical ministry work. Mm-hmm. Kasi raw, yung mundo natin, punong-puno ng karamdaman ng spiritual at ng karamdaman pang ating katawan mm-hmm. na kailangan atin daw na abutin. At iparating itong ganitong uri ng kaalaman. And that's what, kaalaman pang kalusugan, wala ba? Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, ang pinakasahul no, sa atin pong mga manonood, no, kung meron kayong comments, no, meron kayong suggestion, or meron kayong mga suggested topics dito po sa kaalamang pangkalusugan, ay send nyo po yan dito po, lalo na sa mga numero po na nasa screen nyo po. At gusto ko lang banggitin, Doc, yung binanggit mo na word na sa kabuuan. Kasi kanina yung sa ating pasimula, pinag-uusapan natin na ang kabuuan pala nitong katawan natin ay yung kinakain natin, Doc. Yeah. So ibig sabihin pala yung laman nitong katawan natin na pagkain, kung ano yung pinasok mo, yun din yung aanihin mo. Di ba sinabi dun sa sabi din eh yung DNA ng tao, yung dugo ng tao composed of what we eat. Yes. Eh alam naman natin na 92% ng laman ng ating dugo o 92% ng laman ng human DNA ay minerals. Mm-hmm. Kaya pag kumain ka ng tinatawag na mga acidic na pagkain, katulad ng mga matatamis, uminom ka ng kape, uminom ka ng alak, mm-hmm. kumain ka ng mga acidic food na mga flesh food, ang tendency, yung minerals mo sa loob ng katawan ay nababawasan. At pag nagkulang ng mineral yung DNA, mm-hmm. damage ang ating totoo. Main na lugar na pinanggagalingan ng organ. Yes. Kaya marami yung may depresya sa iba't ibang parts ng katawan. That's right, Doc. And that's why sa atin pong mga manonood na meron tayong tinatawag na repair at manggagaling lang yung repair. And they call that stem cell. Yes. At kailangan natin ng repair, yung sinasabi ni Doc na stem cell. Kasi nga, meron tayong natural na repair ng katawan natin at yung repair na yun, manggagaling yun sa rest, sa eight laws of health, sa pagkain, di ba, Doc? Buti yung sunlight. Mm. Malaman ko, ito palang eight laws of health na ito. Ito pala, iisa lang ang bigat nito. Nakaparehas ng 10 utos. Amen. Totoo, Dok. Kaya lang, kung pagkamisan, para bang nakatutok lang tayo sa 10 utos, hindi yes. natin alam yung utos na huwag kang papatay. Mm-hmm. Alam mo na pwede mong patayin ang iyong katawan. Totoo. Nang hulugan. Yes. At pwede mo bang mapagnakawa ng panahon, ang time ang iyong katawan. Totoo. Kung for example, alas 8, alas 9, dapat tulog ka na. Yes. Ninako mo, ginamit mo sa cellphone. Totoo. Eh, di magnanakaw ka. Oo nga. Di ba? Mm-mm. Thou shall not steal, pero magnanakaw pala tayo ng pahinga ng ating katawan, mga kaibigan. Yeah, kaya kung titingnan natin ang 8 laws of health, pag sinabing nutrition, ibig sabihin yan, alamin mo. Even the medical science of today, I am always mentions that
that the main problem or the main reason why people are developing disease by not getting enough nourishment. At kung titingnan natin ang true nourishment ng ating katawan, hindi naman po pwedeng ma-deliver yan kung walang presence ng oxygen. Yes. Kaya bago tayo pumunta sa ating aktual na topic, kasi pinag-uusapan natin ay karamdaman, dito kay Ms. White, ay kasi salami na nagkakasakit. Mm-hmm. Ang sabi dito sa page 171, sa healthful living, the health of the entire system depends upon the healthy actions of the respiratory organ. Mm-hmm. In order to have good blood, we must breathe well. Mm-hmm. The lungs, in order to be healthy, must have pure air. Mm-hmm. Eh dito, malalaman mo na, kumbaga sa korte, humarap ka, alam mo na kung guilty ka o hindi. Oo, nasalamin mo na. Kaya ang sabi pa rito, the strength of the system is a great degree dependent upon the most pure, fresh air breath. If the lungs are restricted, the quantity of oxygen received in them is also limited. Mm-hmm. The blood becomes vitiated and disease follows. Di ba pinag-usapan natin ng karamdaman? Mm-hmm. Eh ngayon ang tanong, ala ba tayong nararamdaman na konsensya o guilty? Totoo, Dok, di ba? Wala ba tayong konsensya? Ito yung mabigat. Mm. Ang sabi pa rito, stomach, liver, lungs, 173, and brain are suffering for want of deep, full inspirations of air, which would electrify the blood and impart to it a bright, lively color, and which alone can keep it pure and give tone and vigor to every part of the living machinery. Ang tanong, sino yung humihingi ng tawad, Lord? 10 taon na akong humihinga ng polluted air. Polluted air. Pwede mo ba akong patawarin? Mm-mm. Eh pag bumula ka sa Council on Diet para patawarin ka sa page 26, bumalik ka daw sa Etlos Appeal kasi may panalangin daw na magandang... Na sinasagot at may panalangin hindi pinapakinggan. Gusto mong gumaling yung problema mo sa sirkulasyon ng dugo. Eh nakadepende sa sirkulasyon ng dugo ang ating katawan. Ang tendency, pagkagalingin ka, kung marirecognize mo yung dahilan kung bakit ka dinapuan ng karamdaman. Yes. Kaya napakaganda. Kaya dito sa aklat na ito, binabasa ko ito. Dito, ibig ko lang bigyan ng daan ito kasi napakahalaga. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Itong mga binabasa ni Doc, this is part of the spirit of prophecy, yung healthful living, councils on diet and foods, and also itong last day events na babasahin ngayon ni Doc. Sabi nito, for years, it was written 1902. Ilang taon na yun? Grabe, Doc. Kahit ang lola ko, hindi pa buhay niyan. For years, I have been given special light that we are not to enter our work in the cities. The turmoil and confusions that fill these cities, the conditions brought about by the labor unions and the strikes would prove a great hindrance to our work. Ano pang sabi dito? We say again, out of the cities, do not consider it a great deprivation. Siguro ikaw na bumasa niyan. Gusto ko itang mag-pronounce eh. Alam mo na ako, pag nag-i-English eh, kuminsan, bumabalik yung pagiging taga-baryo ko eh. Ito, Doc, rich blessings in a natural environment. Mm-hmm. Okay, page 97 po ng last day events. We say again, out of the cities, do not consider it a great deprivation that you must go into the hills and mountains, but seek for that retirement where you can be alone with God, to learn His will and way. I urge our people to make it their life work to seek for spirituality. Christ is at the door. This is why I say to our people, do not consider it a privation when you are called to leave the cities and move out into the country places. Here there await rich blessings for those who will grasp them by beholding the scenes of nature, the works of the Creator, by studying God's handiwork. Imperceptibly, you will be changed into the same image. Bakit si Moses, 40 years siya? Grabe, Doc, no? Bago siya nagsimulang magamit ng Panginoon. Yes, kasi you need... Sila John the Baptist. Mm-hmm. Talagang nasa ano siya, mangangaral si John the Baptist sa city, sa syudad, pero babalik din siya saan? Sa wilderness. Doon siya talaga nakatira. Alam mo, iba talaga, 1908 ito. Grabe, Doc, ito, tuloy ko pa. Parents flock with their families to the cities
because they fancy it easier to obtain a livelihood there than in the country. The children having nothing to do when not in school obtain a strict education from evil associates. They require habits of vice and dissipation. Totoo, Dok. Send the children to schools located to the city where every phase of temptation is waiting to attract and demoralize them, and the work of character building is tenfold harder for both parents and children. Tenfold harder. Grabe, no? Ang mabigat ito. Mas pahihirapan ka. Ito mabigat ito. Hindi ba pinag-uusapan natin yung perfections ng character? Mm-hmm. Na sinabi yan sa page 31 ng Council on Health na ito yung pinaka-essence ng gospel. Na piniliwanag din sa page 17 ng Council on Health na ang mission ng Panginoon is missions to give it back complete restoration, not only in health but perfections of Christian character. Amen. At piniliwanag din dyan sa Our High Calling 154. At napakaganda yung pagkapaliwanag ng ating propeta sa tungkol dyan sa Matthew 5:48, na talagang itong righteous by faith, kung ating pag-aaralan, itong kasakdalan, kabanalan, nakalagay naman sa banal na kasulatan yan. At kung babasahin natin ang Son and Daughters, the whole month ng August, puro ang pinag-uusapan dito yung kung paano natin ma-appreciate yung dugo ni Kristo na isaayos natin ang ating pamumuhay bago siya dumating sa sanlibutan ito. Mm-hmm. So ang pinakamatindi dito, ito yung bahagi na sabi nga rito. There is not one family in 100 who will be improved physically, mentally, and spiritually by residing in the city. Siguro pakibasa mo. Ito po sa page 98 ng Last Day Events. There is not one family in 100 who will be improved physically, mentally, or spiritually by residing in the city. Faith, hope, love, happiness can far better be gained in retired places where there are fields and hills and trees. Take your children away from the sights and sounds of the city, away from the rattle and din of streetcars and teams, and their minds will become more healthy. It will be found easier to bring home to their hearts the truth of the Word of God. Totoo, Dok. Kasi merong peace of mind, merong clarity. Kasi yung sobrang busy, sobrang trabaho, yung pagod. Yung mabigat dito, yung wala raw isa sa sandaan. Yes. Ang makakabuo ng kalusugan, mental and spiritual. Diba? Ayokong ilagay yung sarili ko doon sa tinatawag na. Saka ako lumaki akong probinsya. Yes. Ngayon ko lang na-realize na yung tama yung magulang ko eh. Kasi gawa ng mga pangarap, gusto nating maabot natin yung mga ano man yung bagay na gusto nating makamtan sa buhay. Mm-mm. Pero sa totoo lang, dito ko na-realize na pagpala, nung araw kasi kami, walo kami eh. Hindi naman kami nakaranas ng gutom eh. Kasi may palayan kami, yes, may gulayan kami, sabay-sabay kami kumakain. Masaya kami. At kahit walang pera, hindi kami takot. Bakit? Meron kaming kakainin eh. Totoo, alam ba na darating ang time na tatanggalan tayo ng lahat ng ating tinatangkilik? Yes, Dok. Paano kung hindi ka ready doon? Mm-hmm. Tatanggalan wala tayo. Kang there will come a time that you cannot buy, you cannot sell. Yes. Nasa Revelation 13 yan. Mm-hmm. Saka talagang ang sabi nga, kung babasahin natin yung libro nga tungkol sa country living, darating ang time na napakaraming problema ang siyudad. Lindol, baha, totoo, at sunog, sakit. Yes, lahat doon. Kung napabalitaan na nila ngayon yung mpox, yung monkeypox. Mm-hmm. At meron ngayon bagong ng genetically modified na mosquito, yes. GMO, mm-hmm. Na nasa 50 million daw yung natuklasan na bilang sa Amerika. Grabe, Dok. And even sa lungs natin, Dok, sa Australia, sa ibang bansa, lalo na yung mga malalamig na lugar. Eh, lalo ngayon, kitang-kita na natin yung tinatawag ng mga sinisimula na yung mga cashless society. Mm. Kahit nga sa Australia, sabi ng pamangking ko, hindi na sila gumagamit ang cash. Grabe, no? At darating ang time na bibili ka, sa kamay mo na lang i-scan yung bibili mo. Mm-hmm. Eh, ang tanong dito, kawawa yung nasa siyudad. Yes. Iba yung may sariling lugar ka na natataniman para kung dumating yung crisis, maitayo mo yung katotohanan. Kasi pag nagutom ka, believe me, ibang usapan yan. Totoo, Dok. Parang ano yung word na yun? Yung parang ipagkakanulo mo pati yung kaluluwa mo para lang makakain yung, ka. Israel during the time of 80-70, kinain yung anak nila sa gutom eh. Grabe, di ba, Dok? Sobra. Eh, lalo na, magkakaroon ng tinatawag ng world crisis. Alam naman natin, ang mana ng bilin. Alam ba ngayon? I'm sorry to mention this. Ang 1 million yun, walang value.
Grabe no, Doc. Nung araw, pag may 1 million ka, astig ka na eh. Yes. Eh ngayon, pag minamalas-malas ka. Sobra, no? Hindi naman tatagal eh. Totoo, Doc. Eh ngayon, ang tanong dito, paano kung umabot tayo ito? Kaya ito, part ng ating edukasyon to. Hmm. Nakitang-kita natin itong tinatawag na. Alam mo, tinignan ko sa internet yung Earth Sabbath. Mm-hmm. Ni-research ko. Yes. Saka yung pinagmitingan sa G7 mm-hmm. na may kinalaman sa tinatawag na global warming. Mm-hmm. At kung titingnan mo ngayon yung nangyayari ngayon, alam ba sa internet ngayon, makikita marami nang nagdidemand na kailangan ibalik na raw ang mundo natin sa pangilin at kapapahinga ang Mother Earth ng isang araw sa linggo, which is Sunday. Totoo, Doc. Family day. Kaya ang tanong natin dito, ang point natin dito, eh tayong mga nakakaalam ng katotohanan, ang maganda rito yung binanggit sa John 10:27 yata yun eh. Ang sabi doon na the Lord, yung maririnig daw, tingko pakihanap mo ha, maririnig daw ng anak ng Diyos ang boses niya. John 10:27. Hindi, 27:25. His people know His voice and the Lord knows them and He will follow Him. Ibig sabihin, marami tayong mga kapatid sa iba't ibang reliyon. Hindi ito naka-confine sa... Sa verse 27, Doc, ito basahin po natin mga kaibigan sa John 10 verses 25 to 20. Isabihin ko na hanggang 28, Doc. Sabi dito, Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me. But you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ibig sabihin pala talaga, Doc, kung tayo ay anak at tayo ay tupa ng ating Panginoon, malalaman natin na boses niya yun. Mm-hmm. At may mga anak ang Diyos sa iba't ibang pulutong. Yes, hindi lang sa isang denomination. Miyembro ka ng Adventist, dito lang yung ililigtas. Hindi totoo. Yun. Hindi that's totoo true, yun. Doc. That's may true. Anak ang Diyos sa Catholic, may anak ang Diyos sa iba't ibang pulungan. Yes, totoo, Doc. No. Ako, sa totoo lang po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat ako kasi yung kaalaman, yung karunungan at yung mga libro po natin katulad nito, yung last day events, lalo na we are living in the last days, and yung Councils on Diet and Foods, the Ministry of Healing natin, Healthful Living natin, lahat ng nasa Spirit of Prophecy, magkakakonekta po siya. It means intertwined siya na talagang maiintindihan natin na from history during Constantine at yung time natin ngayon, even the tayo yung tinatawag na modern Israel, yung katigasan ng ulo ng mga Israelita noong unang panahon, nung time na wala pa before Jesus Christ, ang nangyayari po ay sobrang tigas ng ulo ng tao na ito yung sinabi, ito yung inutos ng ating Panginoon, pero hindi natin sinusunod, and just like what happened to them, ganun din po ang nangyayari sa atin. At baka ang worst nun, baka ang kahinatnan natin, hindi tayo mapabilang doon sa mga maililigtas o doon sa mga nalabi at natira na pulutong ng Panginoon na aakyat sa langit. Ay sayang. Yes. I think it is really a high time for our beloved people to wake up and to realize that the time of what we are now living is not an ordinary time. Yes. Because as we look at the rapid turnover, especially the end time prophecy, when we read Book of Daniel and Book of Revelations, the last day events and the great controversy, give us some sort of a very strong reminders that we must have some quality time to study the Word. Totoo. And the Spirit of Prophecy. Amen. And be able to grasp that opportunity that we have, because we have the privilege of being part of that, of what you call it, the last message of warning to be given to the world. Kaya I'm encouraging all of you, especially all people, especially who are a member of Seventh-day Adventists, we are here to reach more souls, to bring more people before the Lord. Amen. Because we believe that time is getting very short and Jesus is coming very, very soon. Amen. And one of the best ones, makita natin yung bahagi natin na ang pangkalusugan pala ay ang kasama sa ila-loud cry. Amen. Paano ka magla-loud cry ng unang pabalita? Kasi ang unang pabalita ng Anghel at ang ikalawa at pangatlo, iisa lang yan eh. Hmm. Kung baga sana package yun eh. Kaya nga ang sabi, in verity. Yes. Yung third angel message eh. Na ito pala yung tinatawag na kabuuan ng pabalita na tuturuan natin sila na huwag sumamba sa marka ng hayop. Mm-hmm. At ang daladala ng marka ng hayop na warning, ito yung araw ng, alam naman natin na Sunday yan. Mm-hmm.
At itong bahagi ng sampung utos na alam natin ito yung palatandaan na marka ng Panginoon o tatak niya, na ito yung basehan kung anong bahagi ang pagpipilian ng sangkatauhan. Pero nakalagay sa unang pabalitang anghel, yung unang mensahe na yung fear God and give glory to Him. Nakasama ang pangkalusugan. At marami po sa mga hindi natin kapananampalataya sa last days, ang tatanggap ng pabalitang pangkalusugan na kung tawagin natin ni health ministry. Amen. Thank you so much, Lord. Or medical ministry work. Yes. At lahat tayo ay medical missionary worker. Kaya meron tayong libro, yung ating mga medical health workers. Ministry book. Yes, that's true, Doc. Alam mo, Doc, ang ganda ng topic natin. And alam niyo po sa atin pong mga manonood, ito ay pasimula pa lang po. At yung binabanggit namin ni Doc ay meron pong konektado siya doon sa ibabahagi namin sa inyo na topic natin ngayong araw na ito, kung saan constant ang change. Ang ating katawan nung tayo ay baby pa lang ay nakaganon. Di ba hukot tayo, Dok? Talagang ang sanggol paglabas niya nakaganyan. Tapos habang lumalaki ay paganyan ang ating katawan. Ngayon, pag tumanda na naman tayo, pahukot na naman tayo yung scoliosis natin. Kasi ang nalaman ko, ng age 40, dyan nagsisimula yung lumiliit na yung ating muscle at naepektuhan ng buto. Dapat pala, pagdating mo ng 40, kailangan mag-exercise ka. Constant. At alam mo kung anong required ng katawan, kung paano yung muscle mo ay maibalik sa iyong yes. katawan. We need more protein. But we are talking about hindi yung denatured protein. That's true. We are discussing or talking about green protein and lentil protein o yung tinatawag na beans protein. Na ito yung nakita ni Miss White. Fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body needs. Amen. Thank you so much, Doc. At yung sinasabi po namin na ito, yung sa ating developmental ng pagiging baby pa lang hanggang sa lumalaki tayo at nung tumatanda na tayo, ay yung mga lolo at lola natin ay uugod-ugod na. Kung nakagano na. Yes, nakaskolyokuba na. Alam mo, nalaman ko yung, ano, yung body structure, nalaman ko yung muscle pala natin, wala naman sa edad. Talagang lumaki yung dip-dip ko eh. Tumiretso eh, umangat eh. Yes. Yung pala, kailangan mo lang gamitin eh. Yes. Alamin mo lang yung part mo. Totoo. Gawin lang natin yung parte natin. Kasi totoo lang, sabi nga ng mga kapatid ko, mas maganda rin yung katawan ko ngayon eh, kesa nung araw eh. Amen. Eto ko nakita na hindi naman huli. Yes. Huwag naman tayong masyadong, ano tawag doon, yung parang underestimate, yung para bang katawan mo, kung may edad ka na, para ang feeling mo, eh huli na, hindi naman eh. Hindi naman ako ganun ka-rigid mag-exercise. Ngayon ko lang natin naintindihan na pwede mo palang ibalik yung katawan mo na mas maganda pa sa dati. Yes. Pangalawa, yung mga malalambot na parabang lalaylaylay na. Sag, yes. Eh pag pala naman, iminob mo yung katawan mo, titigas. Yes, nagkakaroon ng form ulit. Nung nagkaroon ng form yung katawan ko, sabi ko, hindi ko na kayang itabitawan ito. Alam mo ba naman ako, pag nalaman ko isang bagay na maganda at mabuti at makatutulong sa akin, ano mangyari, hindi ko bibitawan yan. Amen. Para sa akin, kabubuti yan. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, saying that, kasi syempre, Dok, ano, pareho tayo dito. Kailangan mag-aakiba tayo. Sabi ko kanina sa atin pong mga manonood, kanina talagang iba talaga yung tingin ko kay Doc kasi yung dating niya talaga nung nag-exercise siya, medyo hahapyo lang po ako, Doc, kasi kakatapos lang po ng amin pong youth camp. Tapos nagulat ako, mga kaibigan, kasi meron lumapit sa akin doon na isang kabataan, sabi niya, Ate Gladys, ilan taon ka na? Kasi mukha kang 23. And wow. I really praise Amen. God. Amen. Kahit sabi ko, stress na ako, pagod pa ako, tapos medyo pawala na yung boses ko. Pero sabi ko, I really praise God sa health. Kasi ang tanong niya sa akin, Doc, diretso, ano po ang diet mo? Ano po ang kinakain mo? Kasi susundin ko talaga siya. Kasi Amen. Doc, bata lang siya, nasa 20s lang siya, pero ang kanya, sinabihan siya, mukha daw siyang 32. Talagang sabi ko, ay hindi, kumain ka. Kaya hello sa'yo dyan. Galing yun sa Pasay District. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa mga programa ng ating mga kabataan. Pero, at gayon sa pagkain. Hindi naman nila ma-misinterpret tayo. I am not trying to focus more on what you call it. Sa physical. Yung sa sarili ko na yes. ako nagmamayabang. Hindi po. Totoo, excited lang ako na yung mga nasa edad na senior na, wag naman kayong mawala ng pag-asa. Mawala ng hope. Yes. Hindi naman ko may sakit ka ngayon, forever kang may sakit. Totoo, kaya do. Nga mayroong stem cell. Eh. Amen. May natural ability ang body natin para to heal itself. Yes, yung stem cell na yun, yung mga antioxidants natin, di ba, Doc? Yeah, yung lahat yun. Ng mga gawain ng katawan natin, na nasa dugo pala natin, built-in pala yan. Totoo. Hindi mo kailangan magpa-inject pa. Ang Oo. Importante, gawin mo yung part mo, mag-exercise ka, kumain ka ng tama araw-araw, yes. matulog ka ng maaga. Amen. Totoo yun. Iba ang glow kapag maaga matulog.
nakakatulog. Tingnan niyo po, mamula-mula yung mukha ni Doc ngayon, 'di ba? Yung balat talaga iba. Yung ito nakakatulong talaga. Totoo, Doc, 'di ba? Iba talaga kapag ganoon, may hard work. Sa screen, alam mo naman. Mas okay ako sa personal. Ayan, totoo din 'yan, sa personal. Ito na, Doc. Idiretso na natin, Doc, dahil ang pinag-uusapan namin ni Doc na constant change ay itong buto natin. We're going to talk about osteoarthritis. At yun, Doc, alam mo, sa totoo lang, teka muna, meron lang akong konting ano diyan sa sige, bago ituloy natin topic. Sige, Doc. Meron tayong kapatid na kulpultor. Nagpunta ng Mindoro. Naglakad sila ng 4 hours. Ako, mahaba. Nalakad rin papunta roon sa, kung tawagin nila yung mga katutubo. May tawag sila, hindi katutubo, tawag nila. Mangyan. Parang something like that. Eh nung sila dumating na, siyempre excited sila. Nakita nila, matataya, kwentuhan, pamilya, sama-sama, ang daming anak. Tinanong niya ngayon yung pinakahe doon. Ang tanong niya ito, ano po yung problema? Alam mo sagot ng matandang head on, na napakalakas ng katawan? Ano po ba yung problema? Hindi po namin alam kung ano yung problema. Kayo po ba may problema? Ano ho ba yung problema? Ibig sabihin, yung mga taong namumuhay ng simple, walang problema. Hindi nila alam bakit. Problema. Kumakain sila sa oras. Amen. Walang kuryenteng binabayaran. Amen. Walang binabayaran na tubig. Amen. Maagang matulog. May sariling bukuan. Amen. May gulayan. Ako, nakakaingit na yan, Doc. At merong ilog na taniman ng isda. Kung kailangan, meron talaga silang, siyempre, hindi naman sila vegetarian. May karagatan. Ang point ko dito, nabubuhay sila kahit walang pera, pero maligaya sila. Amen. Walang problema na may babayaran kang ganito, kulang ka sa ganito. Kaya nung binanggit mo kanina yung osteoarthritis, yung autoimmune disease, ano ba yun? Totoo nga. Ay, wala akong nararamdaman na ganyan. Aba, alam niyo po, mga kaibigan, ito din ang tanong ko sa inyo. Alam ko yung sakit na yan. Yes. Pero ang tanong, hindi ko alam yan. Ayun, parang, sa katawan ko. Parang, basta alam ko. Hindi kilala okay ang katawan mo. Oo, eh, naglalaro pa nga ako ng basketball. Totoo lang akong din, joint problem. Eh. Totoo din yan, Doc. No? Sa atin po mga manonood. Ito, pinag-uusapan natin ito. Itong mga sakit na ito. Ito yung sakit ng matitigas ang ulo. Aray ko. Kaya sa atin pong mga manonood na nakikinig ngayon, ang osteoarthritis po ay sakit ng matigas ang ulo, ng hindi, ng walang disiplina, di ba, Doc? Pag minsan ganun, sa pagkain talaga natin, kanina binasa natin yun from the Ministry of Healing. Ngayon ito, osteoarthritis, may nais ka bang ibahagi ito? Okay, sige, ito, sabi dito, osteoarthritis, it is an autoimmune disease and it causes, ano, yung mga sakit natin sa kasukasuan natin, pamamaga ng ating mga joints, at ano pa, yung paninigas ng ating mga, ano, daliri, yung, lalo na yung sa big toe natin, sa hinlalaki natin. At, ano, tayo ay ang nangyayari dito, Doc, yung paggalaw natin ay hindi natin masyadong maigalaw yung ating mga kamay. Example, kunyari, hahawak ka ng baso dahil kumain ka ng nilagang baka, nagbulalo ka, yung imbis na ito yung baso at hahawakan mong ganyan, ang nangyari, hanggang dyan na lang yung kamay mo, hindi mo na siya mahawakan dahil inatake ka na ng iyong arthritis. Baka na didisforma yung hugis. Totoo, ng and that daliri. Is gouty arthritis, Doc, yung crystallization. Eh, ako naman, tinan mo sa edad na ito. O, di ba, Doc? Wala talaga. Ganun-ganun yung mga, Doc. Ay, ang lukot dito. Eh. Oo nga, Doc. Grabe talaga. Iba talaga. Ipuin mo. Oo nga, Doc. Grabe. Wala talaga akong masabi. Eh, hindi ko alam yan eh. Oo nga. Hindi mo siya sabi kilala. Sabi nga nung katutubo, ano? May problema. Totoo nga yan, Doc. Ano ba yung osteoarthritis? Ano ba yan? Oo nga. Ayan. Sa atin pong mga manonood. Pero gusto mo sagutin natin diretsuhan? Oo, sige, Doc. Yung wag na tayo magpaligoy-ligoy. Yes. Kasi ang ating kaalaman pang kalusugan, to be honest, ang ating pinag-uusapan dito, the natural way, to focus more on the main cause. Totoo. The main root. Ano ba yung at kung alam natin dahilan? Yung main cause or main root, madali nating maagapan ito. Yes. Siguro, daanin muna natin sa banal na kasulatan. Amen. Sige, Doc. Bumalik tayo dyan. Sabi rito sa Deuteronomy 28, basahin muna natin yung doon muna tayo sa good news. Yes. Bago tayo pumunta yung sa bad pangako, news. Yes. Yung sinabi ng ating Panginoon. Siguro, ikaw bumasa muna ng good news sa 28. Okay. Anong verse, no, Doc? Sa simula. Okay, sa simula. Ito, ang sabi po dito, yung blessing ng pag-obey. Yeah. Okay, ito. Sabi dito, mga kaibigan, in chapter 28 of Deuteronomy, now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Amen. And all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. And blessed shall you be in the city, and blessed shall you be
in the country. And blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, and the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. And blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face, and they shall come out against you one way and flee before you seven ways. And the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways, then all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. And the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them, so you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or the left, to go after other gods, to serve them. Amen, Dok. Amen. Oh, kunin mo ngayon yung pinaka-thought niyan. Grabe, Dok. Maghihirap ka ba? Hindi, Dok. Hindi ba yayaman ka? Amen. Yes, Dok. Walang hirap, walang pagod, madali lang. Ang pinag-usapan dito yung pagsunod eh. Mm. Di ba, abide in me and my word abide in you. You shall ask and it shall be done unto you. Yes. Matthew 5, 15:26. I'm sorry. John 15:7. Abide in me and my word abide in you. Ye shall ask and shall be done unto you. So ang pinapoint ko rito, ala tayong hindi ka pagkukulangin, pasasaganain ka, magiging ulo ka at lahat ng blessing ibibigay niya sa iyo. Amen. Kaya pag meron kang pagkukulang, unang-unang tingnan mo, baka mali yung pamamaraan mo na hindi ka naka-align dun sa kalooban ng Panginoon na binigay sa tao. Totoo. Pasayan naman natin yung kung tawagin na yun sa kabilang side. Ayan. Ang sabi rito, but it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord, your God, to observe carefully all His commandments and His statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. So pag sabihin pala, hindi ka naman sumunod, eh mayroong kabayaran na sumpa. Ano pa sa Tagalog yung curse? Sumpa. Sumpa. Curse shall be in the city and curse shall be in the country. Kabaliktaran. Mm-hmm. Pero para hindi na masyadong tumagal, sila na lang bumasa. Total, lahat naman tayo may Bible. Mm-hmm. Ang sabi nito, the Lord will make the plague cling to you until He has consumed you from the land which you are going to possess. The Lord will strike you with consumption. Ano pa sa Tagalog yung consumption? Yung inubos ka do. Yung consumption, ano ito eh. Kung di ako nagkakamali dito eh. Eh, parang sakit na cancer yan eh. Uubusin ka talaga yung buong ano mo, pagkatao mo. The Lord will strike you with consumption, with fever, mm-hmm. with inflammation, mm-hmm. and severe burning, fever, mm-hmm. with the sword, or with scorching. Sige, pati fever, lagda. Totoo, Dok. Alam mo, pag minsan naiisip natin, Dok, no? Parang normal lang fever. Yung fever, no? Pero hindi, no? Sa atin po mga may problema na sa katawan. Ito yung mga sakit siya, ano eh, sa... Yung mga pamamaga natin pamamaga, sa katawan. Katulad siya, meron kang kunyaring diabetes. Yes. Yung arthritis na nga hindi, lang, Dok. Hindi, arthritis. Kasama totoo, arthritis, Dok. Yes. Oo, oh, yung inflammation sa lungs yan, kung hindi ako nakakamali. Mm. O lungs yung kung titingnan mo. Yung magkakaroon ka ng sakit sa lungs. Mm-hmm. Ang mahirap yan. Paano ka magkakaroon ng sakit sa lungs? Yung consumption. Eh, siyempre nga, yung hangin. Dama yes. yung kidney mo, yung liver mo, totoo, yung brain totoo. Mo. Ano pang sabi? And with the mildew, they
shall pursue you until you perish. Grabe, hanggang mamatay ka, Dok, yun ang ibig sabihin. The Lord will strike you with the boils. Ano yung boils? Ayan na, darating na yung tinatawag na monkeypox. Oh. Ang masama nito, Adventist ka, tinamaan ka ng monkeypox. Oo. Yung nasa iyo na yung pabalita ng kaalamang pangkalusugan. Kaya pag wala ka doon sa tinatawag na linya o guidelines o yung sa yung anchor na binigyan ng Panginoon, delikado tayo. Ano ang matindi pa rito? The Lord will strike you with the boils of Egypt with tumors. Grabe, Dok. With a scab. And with a itch. Grabe, lahat from which you cannot be healed. Aba, hindi gagaling. Mm-mm. The Lord will strike you with madness. May hindi tinaulo. Actually, Dok, ano and yan? And blindness. Yan na yung pagkabaliw, Dok. Confusions of the heart. Mm-hmm. Nako, kayo na ho, bumasa. Mm-hmm. Ayoko yung bad news. Mahirap pala, yes. Mas madali, mga kaibigan. Kaya yung mga arthritis, osteoarthritis. Ang tawag dyan, cursed. Sinumpa. Eh, bato-bato sa langit. Ano, bawaralan natin, bato sa langit katulatan. Bakit? Hindi ka sumusunod. Ibinigay na sa yung 8 laws of health. Mm-hmm. Gamot. Mm-hmm. Ayaw mo. Kaya tinamaan ka ng coronavirus. Mm. Ako, hindi tinablan yan. Sabi ko, vegetarian ako. Nag-i-steam ako kahit na wala akong sakit. Nag-exercise ako. Uminom ako ng tubig. Fresh air ako. Anong reason para magkakasakit ako? Totoo, Do. Hindi ako tinamaan. Amen. Praise God. Kaya itong darating na monkeypox, pagandaan natin to. Mag-8 laws of health na tayo. Amen. Mag-change na tayo ng diet natin, mga kaibigan. At huwag natin paglabanan yung kung maganda ba ang vegetarian o yung part ng kaligtasan. Basahin na lang natin yung writings ni Ms. White para hindi na tayo maglaban-laban. Yes. Kasi kung pagka minsan yung iba, hindi naman binabase. Totoo, Dok. May mga part lang doon na babasahin. Pero ito, napakarami ng taong nabiyayaan na nag-change lang ng lifestyle, nag-vegetarian, na walang maintenance. Yes, totoo, Dok. Paano natin lalabanan ito paliwanag na ito? Mm-hmm. Kaya ang aking number one na tinatayuan dito, hindi ko ginagawang test of fellowship ang vegetarianism. Mm-hmm. At hindi ito basis ng kaligtasan. Pero pag sinuway mo yan, na sinabi ng Panginoon na pinababalikan na sa original, ayaw mo. Mm-hmm. Nalaman mo na, nabasa mo na. Mm-hmm. Delikado to. Totoo do. Nabasa mo yung series B number 7, page 31? Mm. Those who reject the message of health, they reject God. Ang sakit nun doon. Masahin nila. Yes. When you reject God, ano mangyayari sa'yo? Nireject mo na eh. Oo. Parang you are rejecting you the Holy Spirit. You are committing unpardonable sin. Yes. For example, alam mong may sakit ka sa puso, alam mong may lang problem ka, uubo ka, mm-hmm. And nakita mo yung 8 laws of health, hayaan mo na yan. Pahala na Panginoon sa atin. Nireject mo, Dok? Yun ang ibig sabihin mo? Yeah. Hayaan mo na yan. Ayaw mo eh. Mm-mm. Sa tingin mo, mag-i-improve ka kung ayaw mo. Hindi. For example, tinuturo natin ng itong mga karni ngayon ay talagang ang daming nangyayari. Delikado yun, na sa injection katawan. Pa. Yes. Puro hormone. Mm-hmm. Tapos alam naman natin talaga na ang isda na ngalan sa karagatan ngayon ay contaminated na. True. Sa huling araw, ang sabi doon, 10 times ng araw yung sakit na makukuha. Eh, binigay nito. Mm-hmm. Eh, ang ginawa mo, tingnan mo muna. Eh, bakit naman ang panahon ng disipulo? Eh, kumain sila ng isda. Totoo yan, Dok. Eh, kukumpir mo yung panahon ng disipulo? Kaya nga, alam mo, Dok, may nagtanong sa akin ng ganyan. And the answer is, nung time na yon, mga kaibigan, Jesus Christ, and this is AD, after death ni Jesus Christ, yung councils on diet 2000 and foods. 2,000 taon ng mahigit yun. Yes. Kasi 2,000 years, eh, Adam and Eve. Ito yung sagot ko riyan. Nung time ni Mrs. White, hindi siya binigla ng Panginoon. Hindi ko ba kung bibigyan ka ta ng flashlight o liwanag, dadaling ko sa mata mo kaagad? O hindi, Dok. Ma-appreciate mo? Hindi, Dok. Mabubulag ako, eh, no? Eh bakit si Mrs. White inantay ng Panginoon na kumain? Pinintuloy siya kumain ng karne. Yes. Itlog eh. Mm-mm. Mga cheese na yan eh. Totoo, Dok. Eh nung nagkasakit. Gratas. Oh. Sabi ni Mrs. White, baka naman po pwedeng tulungan ninyo ako kung paano mawala ito. Yes. Ibinigay ngayon yung mensahe. Totoo. Ng pagre-reforma ng pangkalusugan. Totoo. That's why sinunod. It's written. Yes. Sinunod. Mm-hmm. Namatay siya na faithful. Amen. Ayon sa vegan. Last chapter. That's true. Vegan. Mm-hmm. Ngayon, namatay si Miss White. Anong year? Oh. Anong year nga ba, Dok? 1915. Grabe, Dok. Namatay pa. Birthday ko pa. Mm. July 16. Aba.
Talagang para sa'yo talaga, Doc, ang Reformation. Ang point natin dito, ilang taon na yun mula noong 1950 na namatay siya, na pinatunayan niya naging faithful health reformer siya, na hindi na rin siya kumain ng cheese at itlog. At the end. Mm-hmm. Nung una, medyo hindi pa niya alam eh. Mm-hmm. Nung later on, sinabi ng Panginoon, lubusin mo na. Mm-hmm. Grabe, Doc. Ang point natin, sino ba propetisa natin? Si Ellen White. Hindi ba nung araw pa sa Biblia, bakit laging dinidespise ng God's people? Sila Jeremiah, Nehemiah, Josiah, mm-hmm. Isaiah. Ito yung sakit natin eh. Mm-hmm. Nag-iisa na nga lang na babaeng walang pinag-aralan eh. Nire-recognize na nga ng American Health Federation ito eh. As a number one authority mm-hmm. pagdating sa pangkalusugan. Ang tanong, sino sa mga Adventist ng kabisado ang Council on Diet at Ministry of Healing? Healthful Living. Wala pa akong nakilala doon. Pag ito'y nabasa natin, mm-hmm. hindi ka magkakasakit. Amen. That's the secret kung gagawin to a healthy living. Kung gagawin mo. Yes. If you obey, if we obey, mga kaibigan, kaya kung meron po kayong katanungan. Bato-bato sa langit. Kung sakaling ganito lang ako magsalita kasi mahal ko ang mga kapatira natin. Yes. Alam mo, Doc, gusto ko lang mag-share ng ganyan. No? Nabanggit ni Doc na the reason why ganito magsalita si Doc na very diretso po dito po sa kaalamang pangkalusugan. And even myself, ako, I find myself talaga na strict. Kasi may pagkateklesa kasi ako. Hindi naman para dahilan sa may pinatatamaan yes, ako. Yes, totoo, Doc. Hindi ganun. Kasi pag part ka ng family, hindi ba kami, kahit kami magkakapatid, mm-hmm. kami walang kwentahan eh. Mm-hmm. Kunyari, kapatid ko, medyo naging taklesa. Nakapagsalita ng bagay na parang hindi maganda sa pandinig ko. Palibas sa kapatid ko yun. Alam ko, mahal ako nun. Totoo, Doc. Ito nga, Doc, may ibabahagi ako, lalo na sa ating pong mga kabataan. Meron akong kapatid na bunso sa mga nakakakilala sa kanya. And there's this one time na sabi niya, ate, bakit ganun? Lagi na lang ako pinapagalitan ni mama. So, sabi ko sa kanya, alam mo, mas matakot ka kapag hindi ka na pinagsasabihan, kapag hindi ka na iniintindi or hindi ka na napapagalitan. Bakit? Kasi mahal ka, kaya ka pinagsasabihan. Importante ka, kaya ayaw kang magkamali, kaya ayaw kang madapa. Kasi darating at darating tayo sa panahon na meron tayong makukomit na mistakes sa buhay natin. And our parents, our elders, our ates and kuyas will lead us and will give us guidance. Kaya nga, Doc, sa messages to young people ang sabi doon, you are blessed to have godly parents. You are blessed to have godly na mga ate at kuya. Kasi yung brothers diba, and sisters natin. Blessed tayo dahil amen. Masyado naman tayong binaybe. Yes. Ano ba ibig sabihin binaybe? Spoon-feed ka na, Doc. Binigay ng Panginoon lahat sa atin, sikreto. Totoo, Doc. Yan na yung sigurado ka na hindi ka magkakasakit sa huling panahon na hindi ka tatamaan ng kahit na anong sakit. At yun talaga ang binibigay natin na papuri sa ating Panginoon. Alam mo, Doc, napakabilis ng oras natin. Hindi talaga mapagsidla ng ating kagalakan na maibahagi. Simula, para just a reminder lang, basahin mo ulit yung tayong panawagan ng Panginoon, yung again and again. Ito po, sabi po dito sa ating pong mga manonood sa Councils on Diet and Foods, page 82, ang sabi po dito, again and again, I have been shown that God is bringing His people back to His original design, that is, not to subsist upon the flesh of dead animals. He would have us teach people a better way. And if meat is discarded, if the taste is not educated in that direction, if a liking for fruits and grains is encouraged, it will soon be as God in the beginning designed it should be. No meat will be used by His people. Amen. Di ba, we are God's people, right? Amen. Yes, Doc. So, ang tanong, pag-uusapan pa ba natin yan? Pagtatalunan pa ba yan? Sino ba yung nanawagan dyan? Ang nanawagan dito ay ang ating Panginoon, Panginoon, ang Diyos na. God is calling His people to go back to the original diet. Tayo yun, ang tanong, mga kapatid. For example, magulang kita. Mm. Sinabi, anak, bumalik ka na sa pagkain ng gulay. Mm. Kung hindi kita sinunod, binaliwala ako, sinabi mo, anong tawag mo sa akin bilang anak? Ay, swail ka, Doc. Swail. Mm. Matigas ang ulo mo. Ganun ang nangyayari ngayon sa atin, kaya nagkakasakit tayo. Totoo, Doc. Lahat halos ng mga tao ngayon may sakit katulad ng autoimmune disease. Mm-hmm. Arthritis, pag-usapan natin ito. Yes. Alam natin, sa pag-aaral ng blood pH or blood chemistry, kitang-kita natin na lahat ng mga nangyayari sa loob ng katawan, nakikita sa dugo. Mm-hmm. Kaya mapapansin natin na ang dugo ang nagde-deliver ng nutrition, mm-hmm. ang dugo ang nagde-deliver ng oxygen, mm-hmm. ang dugo ang nagde-deliver ng tubig. Alam natin na ang dugo natin ang siyang pinakasalamin na siyang ating matutunghayan kung ano ang kalagayan at katayuan ng ating kalusugan. Kaya pag kumain ka ng pagkain nakaka-acidic, mm-hmm. ang dulo niyan, osteoarthritis, autoimmune disease,
Meron pang mga ibang arthritis, hindi lang naman yung osteoarthritis at saka... Yung gout? May gout pa at meron pang carpal tunnel syndrome ba yun? Ayan, dito yun, Dok, sa kamay yung natin. Yung mga kung ano-ano pang nararamdaman sa mga joint. Maraming uri ng arthritis eh. Yes. Pero ang tanong dito, isang pamilya lang yan. Mm-hmm. Totoo, Dok. Isa lang ang pinanggalingan na dahilan. Yes, ang dahilan, katigasan ng ulo natin kumain ng hindi tama. Alam mo ba na pag pala na-cleanse ka, at nag-change ka ng lifestyle, hindi ka kumain ng hapunan, nag-vegetarian ka, in 3 months time, mawawala yung arthritis na yan. Totoo, Dok. Iba talaga kapag yung meron tayong pagsunod sa atin pong, ano, sa atin pong eight laws of health. Yung curcumin, yung tinatawag na ginger. Normally, bumibili ba ng tinatawag na supplement or vitamins? Yes. Na ang sabi nga curcumin. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, nasa ginger yan eh. Totoo, Dok. Sa turmeric specifically. At ito po yung nagpo-produce ng yellow color niya. At anti-inflammatory pa. May tawag pa rito yung natural pain reliever pa. Yes. Kaya maganda yung gumamit tayo ng mga natural na paraan. Totoo, Dok. Ayan, maraming salamat. Ano ba sa Tagalog yung turmeric? Luya lang din yung Dok eh. Diba luya? Kasi iba't iba yung klase ng luya natin. So, meron tayo yung turmeric na luya, tapos yung dilaw, tapos meron yung sobrang kulay. Yan, okay. So, alam mo, Dok, ang dami pa natin gustong ibahagi sa atin pong mga kaibigan, ngunit talagang kulang talaga tayo sa oras ng atin pong ano, pinag-uusapan ito. Pero pagka medyo masakit pa, lagyan nila ng castor oil. Ayun. Na merong black salt. Oh, yes, that's true, Dok. Poultice nila. That's true, Dok. Sa ating pong mga manonood, no. Makakatulong din 'yan. Yes. At saka, Dok, ano, maganda rin 'to sa buhok, lalo na, Dok, sa mga ano, sa mga kaibigan natin na medyo dominitis ang ating buhok. Pero babanlawan niyo po, mga kaibigan. Babanlawan po natin. Oh, hindi ko na nababanlawan. Hindi mo na nababanlawan, Dok. Pag nilagay ko bago matulog, diretso na hanggang kinabukasan. Ganun ba? Wala naman side effect, okay naman. Okay. Ayan. So, ayan, personal testimony ni Dok. So, kasi kaya na binabanlawan kasi parang naman hindi sumama sa unan. Oh, okay. Ipapango naman ng castor oil. Ayan, okay. Sige, saka kung sila matutulog, kumuha sila ng lavender. Mm-hmm. Alam mo, ginagawa ko para masarap ang tulog mo. Ano, Dok? Ipatak mo sa unan mo yung lavender oil. Yes. Maaamoy mo ngayon, parang relaxing siya. Mm-hmm. Kasi pag nakatulog ka ng maaga, nagre-repair yung arthritis. Totoo, Dok. Pero ano, Dok, ha? Pasintabi lamang po sa atin pong mga manonood kasi meron siyang side effect, especially kapag na-ingest natin or nainom natin yung castor oil. And meron tayong, magkakaroon tayo ng diarrhea, nahihilo tayo, pwede tayong mahilo, pwede tayong magkaroon ng pananakit ng tiyan natin, pagsusuka, at yung medyo nahirapan tayong huminga, at saka yung skin rashes natin sa ating mga yung castor oil, ipahid mo lang dito, nakatulong yun sa katarata. Oh. At dun sa mga satyan. Mm-hmm. Pangpahid lang. Ipahid mo sa tiyan. Mm-hmm. Pahid lang. Ayan. So maraming salamat po sa atin pong mga manonood. And also, Doc, thank you so much po. Sa atin pong mga manonood, kung meron kayong mga katanungan, mga suggested topic, at meron po kayong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay isenyo lamang po yan sa mga numero po. Ang kasagutan, Deuteronomy 28, sumunod ka muna. Yes, we need to obey. Deuteronomy chapter 28, the whole chapter, mga kaibigan. If we follow, if we obey, hindi po tayo magkakaroon ng karamdaman. Kaya, Dok, alam mo... At walang sakit na hindi kayang gamutin ng Panginoon. Amen. Totoo yun, Dok, no? Kasi trabaho niyang pagalingin ka. Yes, He is lang, the great healer. Siguro bago healer tayo matapos, wala namang masama. Kasi pinag-usapan natin dito yung remedy, di ba? Yes. Dahil sakit yung pinag-usapan natin. Tingnan natin kung paano papagalingin ng Panginoon para in that way, maalala natin na meron tayong bahagi. Pakibasa 26. Paalala lang yan ay gamot sa taong may sakit. Sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong pagtatapos, ay nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Many have expected that God would keep them from sickness merely because they have asked Him to do so. But God did not regard their prayers because their faith was not made perfect by works. God will not work a miracle to keep those from sickness who have no care for themselves but are continually violating the laws of health and make no efforts to prevent disease. When we do all we can on our part to have health, then may we expect that the blessed results will follow, and we can ask God in faith to bless our efforts to the preservation of health. He will then answer our prayer, if His name can be glorified thereby. But let all understand that they have a work to do. God will not work in a miraculous manner to preserve the health of persons who are taking a sure course to make themselves sick by their careless inattention to the loss of health.
and those who will gratify their appetite and then suffer because of their intemperance and take drugs to relieve them may be assured that God will not interpose to save health and life, which is so recklessly perilled. The cause has produced the effect, and many, as their last resort, follow the directions in the Word of God and request the prayers of the elders of the church for the restoration to health. God does not see fit to answer prayers offered in a behalf of such, for He knows that if they should be restored to health, they would again sacrifice it upon the altar of unhealthy appetite. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan, tayo po ay pangungunahan ni Doc Tam sa ating pong panalangin. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for such a great time that we have, that we're able to understand why people are developing disease. And we pray, Heavenly Father, that your continuous blessings and guidance, especially to our beloved people who are watching over us, we pray, dear Lord, that you will empower us to continue in strengthening our faith and learn something that without God in our life, we know that we will become miserable. And dear Lord, this afternoon, we would like to ask your special blessings and protections as we finish this a very special program. Tulungan kami, Panginoon, na lagi niyo kaming bantayan. Tulungan ang aming mga tagapakinig na aming maintindihan na itong mensahe na aming napapakinggan ay kaloob ng Panginoon para maintindihan namin na binigay ninyo sa aming mga kamay ang desisyon kung anong aming gagampanan at susundin dito sa pagpili ng mabuting bagay at mga bagay na naging dahilan ng karamdaman. Tulungin kami na maging matunuri sa inyo, pagpalain ang Hope Channel at ang buong kabuuan ng aming leadership sa buong sanlibutan, na ang mensaheng pangkalusugan ay huwag makaligtaan at laging bigyan ng pagkakataon na maabot namin ng maraming mga tao na nangangailangan ng kaliwanagan. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, bendisyonan kami at muli naming hiningi ng kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Jesus.